Magandang araw po sa inyo. Ito po ang kwento ng aking lolo at lola, na sila po mismo ang nagkwento nito sa akin. Ito po ang huling kwento sa akin ng aking apang noong nabubuhay pa siya at death anniversary niya po noong August 31, kaya para sa kanya po ito. Nangyari ito sa lalawigan ng La Union. Hindi ko na po tukoy kung anong taon. Sa panahong ito ay kakakasal pa lang nila amang at apang. Nakabili na sila ng lupang pagtatayuan ng kanilang tahanan noon. Ito po yung bahay na nabanggit ko sa mga nauna kong kwento na merong aswang. Merong kaibigan si Apang noon na isang Hapon. Ang pangalan niya ay si Hiroshi. Siya po ang nagbigay noong mag-asawang katana kay Apang na nabanggit ko na sa aking kwento. Merong ibinigay si Hiroshi kay Apang na gamit sa paggawa ng bahay. Ito daw po ay kahoy na galing sa lumang barko noong unang panahon. Iyong mga makikita sa pelikula na barko ng mga pirata. Barko daw iyon ng mga ninuno ni Hiroshi na sa katagalan ay hindi na nagagamit, kaya ipinagiba niya at ibinigay yung mga kahoy kay Apang upang makapagpatayo sila ng kanilang bahay. Nung natapos na yung bahay nila Apang at Amang ay sobrang saya nila. Sa bukid iyon, kaya payapa at walang kapitbahay na malapit. Presko din ang hangin. Isang gabi, naghahanda na sila Amang at Apang para matulog nang may marinig silang tunog ng kampana. Nagtaka daw sila dahil wala namang malapit na simbahan doon sa kanila. Kung meron man ay ilang kilometro pa ang layo noon papuntang Town Plaza sa bayan. Sumilip sina Amang at Apang sa bintana nila. Bigla silang kinilabutang dalawa dahil sobrang lamig daw ng hangin na dumampi sa kanilang mga balat, at meron silang naririnig na tunog ng kadena na kinakaladkad. Nagtanong daw ang aming amang kay Apang, "Sisu, mangmangig mo diay kasla kadena?" Na ang ibig sabihin, "Sisu, naririnig mo ba yung parang kadena?" Sumagot naman daw si Apang ng, "Wen." Na ang ibig sabihin ay oo. Nang may mapansin sila sa di kalayuan sa may daan na merong naglalakad, lumabas daw sila ng bahay nila at pumunta malapit sa naglalakad na iyon. Hindi pa man sila nakakalapit ay napansin nilang wala iyong ulo. Ang itsura daw noon ay nakasuot ng mahabang damit na kulay brown na may hood. May kadena ang mga paa nito. Nang bigla iyong huminto at humarap sa kanila, tumayo ang mga balahibo nila at hindi nakagalaw sa pwesto dahil sa nakita. Wala itong ulo. Ngunit ang ulo noon ay hawak-hawak niya na parabang may itinuturo. Nang biglang nagtatakbo si Amang pabalik sa bahay nila, si Apang naman ay sumunod na rin. Ngunit huminto siya para tignan ulit yung nakita nila, pero wala na daw ito doon. Kaya tumakbo na uli si Apang pabalik sa bahay nila. Hindi sila kaagad nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, tanghali na silang nagising mag-asawa, at hindi pa din nila alam kung ano iyong nakita nila noong isang gabi. Sabi na lang ni Apang, "Haan mo nga panunutin diayin, no makita tamanin, di ay haan tanga rumwarin, kitam jay, inaramid mo kinjak in bati nak, sus apo, riyaw pay." Na ang ibig sabihin ay, "Wag mo na isipin yun. Kung makikita naman natin yun, ay wag na tayong lumabas. Tignan mo ginawa mo sa akin, iniwan mo ako. Sus Diyos ko, sigaw pa eh." Na may kasamang pang-asar ng ngiti si Apang kay Amang. Kaya ang ginawa ni Amang, tumayo ito at kinuha ang bayong at sinabing, "Intayon kit di agenda, taawan sida tayo damdama." Na ang ibig sabihin ay, "Halika na nga, mamalengke na tayo, wala tayong ulam para mamaya." Kaya pumunta na sila Amang at Apang sa palengke. Nung nasa palengke na sila, habang namimili sila ay nakasalubong nila
ang may-ari noong lupa na pinagbilhan nila. Kinumusta sila nito kung maayos naman ba ang buhay nila sa pinagtayuan nila ng bahay. Nang naalala ni Apang yung nangyari sa kanila noong isang gabi, ay sinabi niya dito, "Manong, ada nakita mi nga pugot jay mismo dalan." Na ang ibig sabihin, "Manong, may nakita kaming pugot doon sa mismong daan." Nabigla yung may-ari at niyaya silang kumain muna at sumunod naman sila. Habang kumakain sila, kinwento ng may-ari ng lupa kung ano ang nakita nila. Isa iyong praile na pinugutan ng mga Espanyol malapit sa kinakatayuan ng bahay nila Amang at Apang. Pinangalanan pa nga iyon ng mga taga roon sa kanila na Father Cadena. Dahil nga may mga kadena ang mga paanon, huwag daw silang mabahala kasi hindi naman daw iyon nananakit o gumagambala. Kung tutuusin nga daw, ay bantay iyon sa lugar. Nasabi din daw ni Apang na may tinuturo daw yung praile sa kanila at nakaturo daw iyon sa bahay nila. Ang sabi naman ng matanda, "Ah, baka ada siguro damdamagin. Nasusi kayo jay nakagyan, jay balay nga itudtud na." Na ang ibig sabihin, "Ah, baka siguro tinatanong niya kung kayo ba yung nakatira sa bahay na tinuturo niya." Kaya hindi na nagtanong pang muli silang mag-asawa. Nang matapos iyon ay umuwi na nga sila. Kada gabi, nagpaparamdam pa din daw si Father Cadena na parabang nagroronda sa lugar nila at daig pa nga noon ang tanod. Gaya nga ng sabi ko, ay siya nga ang bantay sa lugar nila Amang at Apang. Hindi pa din sila sanay sa mga ganong pangyayari at natatakot pa rin silang mag-asawa. Kasi ikaw ba naman ang may pugot na praile na umiikot sa lugar ninyo? Sino bang hindi matatakot? Hanggang sa nasanay na lang sila sa mga paramdam ni Father Cadena. Pero may mga ibang gabi daw na kung hindi nagpaparamdam si Father Cadena, meron naman yung parang mga sundalong nagmamartsa. Sobrang dami daw noon na mga naririnig nilang yabag sa lupa at merong nag-iiyakan at parang nasasaktan. Kaya sumisilip na naman silang mag-asawa sa bintana, ngunit wala naman daw silang nakikita. At bigla naman daw nawawala iyong mga naririnig nila, hanggang sa nasanay na lang sila. At natigil lang iyon nung dumami na ang mga bahay at napag-alaman ni Apang na iyong daan na iyon ay may tawag sa lalawigan ng La Union na kung tawagin ay Tomb of the Unknown Soldiers. Muli po ay maraming salamat. Sana po ay magustuhan ang kwento ko sa group na ito. Maraming salamat po at pagpalain tayo nawa ng Diyos na pinakadakila sa lahat. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa videong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero huwag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.